tinawaan yung readout natin, kumbaga, na nakaset na dito yung travel ng X and Y natin. So, pag may readout, ibang customer kasi, dito na nagbabase. Kasi yung dito, may backlash kasi ito eh. So, saka hindi rin accurate yung mga guhit niya. Kaya, iba, dito na lang nagbabase. So, yung may on-off sa likod, pag ano yan, nag-blink siya. So, kailangan mo siyang i-cancel. Ang cancel yung CE. Tapos pag i-zero mo siya, kaya magre-reference ka, hindi mo lang yung X. Yun. Yan lang yung kadalasan mong gamit niya sa mga simplex mo nila. Machine. Tapos yung head natin, itong pinaka-head niya, nasa swivel siya ng... So kung gusto mong swivel is patagilid. So may mga degree siya dito. So ngayon naka-zero siya. So para ma-degree mo siya kung ilan yung desired na degree gusto mo, itong apat na lock bolt na ito yung kailangan natin luwagan. So, luwagan natin. So, tamang luwag lang. Ngayon naman hindi mo siya yung luwag. Yung pag-ano na degree lang, saan ginagamit ko? Depende sa trabaho yung mga gagawin. Ah, okay. Nakatagilid na kailangan magagamit natin siya. Ang pwedeng tumira kahit slide na. Pagbukas. Kasi iba para yung pag-set mo ng piyasa mo sa vice, nakapantay lang. Naka-normal na plant lang siya. Hindi na kailangan i-ikot din pa siya. So ito na lang yung i-ikot mo. So, dito rin, pwede mo rin siyang itungo o itingala. So, ang luluwagan mo naman itong tatlo. Tapos, ito yung pipihitin mo siya. So, ang degree lang na kaya niya, up to 45 degrees lang. Pero required lang namin is 35. Maximum na yan. So, ito, nagagalaw din to. Kung may mahaba yung pwede mo siyang i-atras. Kaya maganda. Basta yung lock niya. Dapat pwede yung movement. Oo. So, pag low speed, high speed. Pag pinagaling kayo sa low speed, low speed kayo. Yan. So, ayan, wala kang problema niya. Tapos, lilipat kayo sa high speed. Stop muna. Stop, lipat. Huwag niyo muna pandarin. Ikutin niyo muna yung spindle kahit kamay lang. Para bumaba siya yung pulley dun sa gear. Kasi pag nag-low speed, umaangat siya. So,
hindi siya nag-engage dun para sa high speed. Tapos pag binalik niya sa high speed, nakatukod na siya. So kailangan yung galawin para mag-mesh siya dun sa gear niya, sa kalaban. Kasi pag pinandal niyo yan na hindi niyo ginalaw to, pwedeng mabungi magkalaban ng ipin. So, for safety na lang. Tapos yung sa coolant naman natin, so yun yung switch on and off, yung motor niya nasa low. Ah, ito ba yung sa coolant? Oo. Kadalasan namin hindi ginagamit kasi mas lalong gutom yung makina. Tapos set time mo na lang, huwag naman case or may case ka doon. Diyan, nakuubos yung langis yan eh. Dejo na siya. Pagsipos na, lalagay ka na. Babalian lang. Kasi, ano ito eh. Pag sinapump mo yung langis na, dumadaan dito. Ah, para umano sir, pumunta sa mga parts niya. Mga slide niya. Binubomba lang pala yan. So, dito na siya may nakasakulang. Ah, wala. Dito lang. Oh. Pero doon sa balls ko na meron sa gitna. So, ang ano niya, kanyari, 24 hours yung gamit ng machine. Ang ano niya, twice a day. Oh. So, wala mong i-pump siya ng twice a day. Pero pag mga di naman gano'ng gabi din, wala siya isang beses lang. Para lang mag-spread yung mga langis niya. Mas complicated pa nga yung torno kesa dito. Kasi ito makakontrol mo siya eh. Eh kaya hindi tulad sa torno, pag nalingap ka, pwede kang bumangga. Kasi marami kang anin dun eh. Kumbaga marami kang iisipin kung maling ba dapat yung pag-stop, kung maling atras mo, ilabantin mo. So ito, yung sa gris naman niya, inusin mo siya for the first time, yung maintain the level according to the structure of maintenance manual. So ito, pag hindi naman gano'ng gamit ng machine, kahit once a month, okay lang siya. Ano yung nilalagyan niya sa grasa? Grasa, para doon sa bearing. Paano yung nilalagyan? That's why may ano kasi, manual pump. Ay, dito lang tinutusok? Oo, tutusok mo lang yun sir. Tapos, kung saan napapasok? Papump na na yun. Ano mostly na ka-problema sa ganyang machine, sir? Mostly naging problema is minsan, kadalasan namin nasa service yan,
yung pag-change ng gear. Yung back gear problem niya. Minsan tumitigas, minsan hindi nila nalilipat. Ang nagiging cause doon minsan pag matigas to, dito kasi sa likod, mayroon ditong nut. Yung nut, siya yung humahawak dun sa preno, sa loob. So, pag nawala itong nut, ibig sabihin, bumaba yung bolt. So, yung bolt, pag bumaba, tumutukod siya dito sa pulley. So, pag binaba mo siya, nag-change nga ng gear, hindi mo na siya maiangat kasi nakatukod yung bolt. Tapos, ito, yung coil spring. Pag palaging sagad yung paggamit nito, kunyari, diretso hanggang baba, kadalasan na pupukuril yung coil spring dito. Consumable kasi siya, saka harden siya na parang steel plate na pag siyempre, pag na maximum naman yung gamit, nagka-crack. Yun. Sa parts, meron naman parts niyan, sir. Parts na paano parts? Halimbawa, yun nga, pag nasira yung coil spring, may available parts naman siya. Tayong... Yung parts na available naman. Pero minsan kasi hindi, ang nag-i-stack lang kasi kami, yung coil spring lang. Pero yung brake, minsan, pag maraming customer yung naging problema, nag-i-stack na rin kami. Pero pag nagkakasabi... Seasonal lang din, no? Minsan naubusan din kami ng stock, so kailangan pa namin mag-umorder sa Taiwan. Sir, anong tawag dito, sir? Sa lock na? Yung lock na ito? Yung ano, drawbar. Drawbar? Oo, oh, yung mahabang yung mahabang drawbar. So, pag yun madalas, kanyari, masyadong mahigpit yung pag lalak mo, pag lock mo na itong drill jack, kadalasan na yung problema na uubos yung ipin. Oh. Yung thread. So, kailangan tama lang. May sukat ba siya na ano? O talagang isa lang? Standard size lang to. So, sa drawbar naman, ngayari, nagkaroon nga ng problema na naubusan na ng ipin. Kuminsan kasi iba, binibuild up lang yung thread tapos sila lang gumagawa. Pero kami naman, meron naman kami mga stock. Ngayon, yung problema ko kasi ginagawa ko sa pagdadala ko, lock na lang kasi akala, hindi ko alam na kahit na dalawang ulit na pwede. Oo. Lalo kasi yung safety kasi baka magbinga mo. Ang magiging problema lang naman sa nangyari, maluwag yung paka ano mo dun, paka higpit mo. Ang nangyari, bababa lang ito, dahan-dahan, luluwag. Luluwag lang siya dahan-dahan, pero hindi naman siya titilang. Maglulus talaga. Oo, maglulus. Mahigit lang siya eh, pag naglulus. Basic lang siya. Kasi po yung nag-lose siya, tapos nag-detail, makikita mo ito, parang umangat pa ba siya. So, ibig sabihin nun, lumuhod yung ano mo, yung drawbar mo. Pero hindi siya titilapon kasi may slot naman siya dun sa loob. Tapos yung automatic naman na ito, karaniwang ginagamit nito sa mga reboring process. So, kailangan kasi pag-reboring, pag magre-rebore ka, magpapalagay ka ng butas. So, may special tools ka, magpapalagay ka ng butas, kailangan automatic. Kumbaga, parang simultaneously yung pagbaba niya. So, para pa-find yung ano nga. Para wala siyang guhit-guhit sa loob, wala yung step-to-step. So, hindi ko siya ina-advise na gamitin sa drilling. Kasi, pwede, pag hindi mo pansin, pwede ka mabalian ng drill. So, pag-drilling lang, ito lang. Okay. Kung gamit na gamit. Manual na downfeed. Ano pa, sir? Sir, nabigyan nyo dito. Pero ano mga dito?